kalawak itong kalamansiya na to, sir. Ilang gaano karaming puno ang kalamansi itong pinipitas sa inyo ng kalamansi na to? 400 pieces yan. 400 pieces? Ano na puno? Napakaraming iced tea nito, sir. Napakasarap sa iced tea itong kalamansi na to. Tuwing kailan ba siya talaga pipitas ito? Naka-schedule talaga ngayon? Ngayon. Darating kasi si Paring Manny Pacquiao ngayon. Kung paring mo si Manny Pacquiao? Oo. Kapagawa siya ng lime juice. Lime juice? Oo. Iba yung kalamansi juice, sir, sa lime juice. Lemon juice. Ay, ano ba talaga? Kalamansi juice. Yung kalamansi juice. Ibig mo sabihin, sir, darating yung kumpare mo si Manny Pacquiao? Darating. Eh, tumawag sa akin. Hindi ko kakayanin yung ganito karaming kalamansi. Hindi, meron ko makakasama. Si Luz. Ah, so kasama ko siyang pipitas ng kalamansi ngayon. Eh, tawagin mo, sir. Luz, samahan mo ito si Edmar. Ah, hello, magandang ano po, magandang tanghali din sa'yo. Magandang tanghali ni po, si Luz. Eh, sir, mamimitas po lang yung ano to? Oo, magandang mamitas yan. Meron po bang mamimitas ng kalamansi na naninilaw sa gold? Eh, ganyan talaga ang style yan. Meron ba namimitas ng kalamansi, sir? Na ganyan ang itsura? Tingnan, ano pa lang, oh? Eh, ganyan talaga pumorma yan. May hepa ho ata to, eh. Naninilaw. Tago yun sa baka tamang tayo ng kadlang. Tago po, sir. Mapapansin po yung naninilaw na. O, sir, sige po. Paano po ba kayo namimitas ng kalamansi? Tuwing kailan po ba kayo namimitas ng kalamansi? Naka-schedule ngayon yan. Ah, naka-schedule po ngayon to. Darating nga si Paring Manny, Pacquiao. Eh, sir, paano po ba ang bayaran sa amin itong mga mamimitas? Eh, magkano po ba ang magiging sweldo po namin pagka ako kami ay pumitas na kalamansi? Basta kayo na kayo sa bag. Sandaan sa inyo ron. Ah, porsyentuan po ang magiging sweldo po namin. Sige, pag nakatikis na po kayo, meron ka 3,000. Mm. Eh, sir, gano'ng nga uli karami? Ilang puno nga ho meron? 400 dito? Puno yan. 400 puno. Mm-hmm. So, Tilos, tanong ko lang. Ito si Atilos po ba? Is matagal na kayong talagang... Meron din kayong sariling farm, eh, no? Ng kalamansi, no? Dati, meron. Pero ngayon, nakikiano na lang kami. Nakikipitas na lang. Nakikipitas ng kalamansi ngayon. Eh, tuwing kailan ba ang ano? Tuwing kailan ba ang puno ba ng kalamansi? Ilang taon nabubuhay ang isang puno ng kalamansi? Ang alam ko, matagal mabuhay yan. Ang alam ko, parang hindi ko kasi sigurado. Bakit isang taon na? Okay. Pero, minsan kasi, pagka nagdalawang taon na ang puno ng kalamansi, namumunga na. Ah, so pag 10 to 15 years, buhay pa siya. Buhay pa ang kalamansi. So, napakatagal po pa talaga, napakatagal pakinabangan ng isang puno ng kalamansi, ano? So, pag tinanim niyo po ang kalamansi, halimbawa, tinanim niyo ngayon, ilang taon siya bago mamunga? Dalawang taon bago mamunga. Ah, dalawang taon bago mamunga. Eh, tuwing kailan naman o ang ano, anihan ng kalamansi? Minsan, dalawang beses lang sa isang taon, ganyan. Pero pagka medyo sinuswerte, tatlo. Tatlong beses na namumunga. Eh, itong kalamansi ho ba na to? Paanong napapabunga? May ini-spray sila na pampabulaklak. Potassium. Diba? Potassium na to. Oo. At maiiwan yung mga alangani na bunga na ganyan. Ayun, yan yung sa pwedeng pitasin sa susunod na buwan. Ayun. So, ibig sabihin, hindi ho pwedeng basta-basta na pipitasin yung mga maliliit na ganyan kasi sayang. Sayang. Kailangan yan yung malalaki lang. Opo. Ito, ang maliliit yan, iiwanan yan para sa susunod. Apo. Yan naman ang harbisin. Yan naman ang harbisin. Ayun. Kumisa naman, pagka nagkakasabay-sabay, nauubos ang bunga, mag-i-spray ulit sila. Pampabulak. Eh, ang kalamansi ho ba? May iba't ibang klase ho ba ang kalamansi? May iba't ibang klaseng bunga ba yan? May mga hybrid ba na klase ng kalamansi o isang klase lang yan na native kalamansi lang? Hindi naman, isang klase. Alam, isang klase lang yan. Opo. Pero gaano katagal, gaano kalaki ang mga hina-harvest na kalamansi? Ito pang harvest na yung ganyan. Ay, eh, basta malaki. Ganyan yan. Ito yung mga ganito, ano? So, ito pang harvest na ito. O sige. So sir, tara, samahan mo kami sir kung saan namin na-harvestin yung mga ano. O, dyan tayo sa gabi rin eh. Eh si Elsa ba, hindi ba pwedeng, Elsa, baka naman pwede mo kaming tulungan ano, umarvest ng kalamansi. Ano sabi niya? Pwede raw. Pwede. Bakit every time nakakausapin ko to, iisa yung alam na... Iba-iba ang sinasabi niya, pero yung steps niya, iisa, no? Basta yung pumalag, okay na yun. Ah, okay daw yun. Sige. O, mamaya, Elsa, tulungan mo. Mamaya, magkikisay dyan. So, saan po ba natin unahin si, ano po, Atilo, saan po ba natin unahin dito na pumitas ng kalamansi dito ba? Dating dyan na. Ito, medyo malaki po. Oo. Ito, pwede na. Ito, pwede na to, no? Elsa, pumitas tayo. Oo, yun. Ito.
Ayan. So, pag pumitas tayo ng kalamansi, paano pumitas ng kalamansi? Ginagamitan ba ito ng gunting? Hindi. Ayun. Pagkasanay ka na kasi, wala ka yan, di ba? Hawak ko. Okay. Oh. Ayun, tagalong lang. Ganun lang kadali, ayun, no? Ayun, kailangan yan, hindi matutuklap yan. Ayun. Iba-iba, sample, asa ba? Tutuklapin ko. Oo. Ayan. Yung iba kasi, pagka natuklap, yung pang pinitas mo ng ganyan, hindi pwede yun. Ayun, nabubulok. Kailangan may tampok. Kailangan may tumpok. Hindi pwedeng... Tampok, hindi tumpok. Ganyan, no? Ganyan. Oo, so ibig sabihin, handpick ang tamang pagpitas ng isang kalamansi. Pagsanay ka na. Pagsanay na. Oo. Ginagamitan ng... Nang gunting, ano? Basta ganyan lang, yan. Pero tinan mo, wala, may tampok siya. Oo. Pero okay lang din ba na ibagsak mo na gano'n? Di ba malala mo? Okay naman siya. Huwag mo na mamalibag. Anong mga resistensya ang nakukuha sa isang kalamansi? Saan pwedeng gamitin na pagkain o saan magandang eterno ang isang kalamansi? Aside sa sausawan. Pansit. Oo nga, no? Oo, yun. Napaka, masarap. Adobo, masarap din yan. Adobo, oh. Adobo. Masarap na kami ng kalamansi kumpara sa suka. Ayo, iba pag na. Ibig sabihin, pag mag-aadobo ka, di ba ang ingredients ng adobo natin, suka, toyo. Suka and toyo. Mas masarap yung kalamansi. Malasa. Kalamansi ang ilalagay. Ang laki nito. Iba rin namnam niya. Talaga? Lalo na doon pagka nagluto ka ng beef steak. Gamot sa putok ito. Karamihan ng iba. Gamot sa? Gamot sa putok. Mas masarap ang kalamansi. Gamot sa putok ito, pwede. Ito, ayo. Basta matigo ka. Oh. Putok sa banyo. Iwain mo lang. Pahay mo sa kinikili mo. Ayo. Mawawala ang... Mawawala yung putok. Putok o kangingitim. Anghet! Kasama na yun! Kasama na yun, puputi! Kasama na rin yun. Aside sa... kung nagagamit sa ano, nagagamit sa kilikili, pantanggal ng anghet. Aside dun, saan pa pwedeng gamitin? Sa balakubak, ano? Sa mukha. Tigawat ka konti. Tigawat? Nagagamit? Nagagamit siya. Pampakainis yan eh. May alipunga ka? Oo. Oh. Oo, hindi. Sa alipunga, nagagamit sa alipunga to, Atilos? Parang... Nagagamit ba? Mabdi. Sa bagong tuli. Pipiga mo. Sa bagong tuli? Oo, oh, pipindutin mo lang yun. Oo. Oh. Ilalagay mo sa bagong tuli. Ilalagay sa bagong tuli. Sige man eh. Kaya lang, lalabas ang sipon mo kaiyak doon. Hindi ba bigla magkakaroon sa sobrang sakit no? Eh, damot naman. Eh, paano gagawin? Isang sakit na lang. Saan pa ginagamit, Ate Luz, ang kalamansi? Sa juice, ang alam ko, masarap din sa mga drinks to eh, no? Ano, masarap din itong gawin tea. Ah, tea! Iced tea mismo! Oo nga, no? House blend iced tea. Minsan, sasama mo ng brown sugar, pero mas mainam kung honey. Ayun, oo nga. Mas masarap siya. Oo nga, no? Ano talaga, vitamin C. Oo, maraming bitamina ang nakukuha. Ano eh, no? Maraming pinagagamitan ng kalamansi. Ang kalamansi eh, no? Pero napakaraming bunga, no? Sa pagkaba ganito eh, ang mga farmers ng mga ganitong mga kalamansi yan, eh maganda rin ang kitaan. Kasi may mga panahon, kagulan, talagang hindi kumikita ang may kalamansi. Ayun, nabubulok. Hindi naman nabubulok, hindi. Yung presyo niya, medyo mababa. Oh. Gastos nila dito sa pag-aalaga ng kalamansi, sa pataba, matubig, pag-spray ng gamot, hindi nakukuha ng inaani pagkatagulan. Ayun. Pero pagkataga raw, ayun, medyo okay naman. Kahit pa paano, maganda kita nila. Tuwing anong buwan ba usually na namumunga ang isang kalamansi? Anong buwan? Ang kalakasan? Ala namang ano din, ala namang buwan conforme sa nasa nag-aalaga lang kasi yan talaga. Ah, nasa nag-aalaga talaga. Sa pangang nag-aalaga niya, hindi nawawala ng bunga ang kalamansi. Mm-hmm. So talagang ibig sabihin, all year round, tuloy-tuloy ang pamumunga ng isang kalamansi yan. Basta inaalagaan. So kung meron kang ganitong klaseng negosyo, eh tuloy-tuloy din ang income mo pala, no? Tuloy din ang income. Lalo na kung maganda ang ano, kung maganda ang presyuhan ng isang kalamansi, ano? Katulad ngayon. Ang presyuhan ng kalamansi, 1,000, isang red bag. 1,000, isang red bag. Oh. Tapos ang upa naman sa maninita, 100, isang red bag. 100, isang red bag. So ibig sabihin, ano naman 'yun? Eh pinakakain naman kami ng may-ari. Ayun, libre. So kung makatatlong red bag ka sa maghapon, ibig sabihin may 300 ka. Pero sagot ng mga may-ari, yung pagkain mo. Ayun, mula umaga, tanghalian, hapunan hanggang tanghalian. So ang dami na natin makabat. Ganito kabilis mo. Mabilis lang pala kasi ikaw lang nagpitas dito, di ba? Kami dalawa.
Wala kanina? Kasali ko ah. Kasali ka ba? Nakasama. Ayun na. So, taga-buhat lang. Taga-buhat. Lakad-lakad tayo dito. Tito Luz. Dito ako. Ako yung sabi, baka sabihin eh. Yan. Okay. Pinapagod natin. Hindi. Okay. Okay lang yun. Sir, galing din ako dyan. Ito bang mga pinitas namin na to is bibigay mo lang to kay kanino sa darating mong bisita? Kay Manny Pacquiao. Eh bakit ka bibisitahin, sir? Ano ba meron sa inyo ni Manny Pacquiao ngayon? Lilibot lang ngayon dito. Kung gusto makita yung akin ko, baka balak din magnegosyo ng calamansi yan. Magninegosyo ng calamansi yan, sir. Namimili kami niyan. Sino ka pupunta rito, sir? Ano sakayin? Papunta sila ngayon dito. Ano oras na darating, sir? Maya-maya lang. Nakasaka na helicopter yun. Pagka may tumunog yan, sila na yun. Talaga. Helicopter na lang. Talagang big time talaga si Sir Sia. Sa'yo, kaibigan nyo, no? Sasama ro'n niya ako. Bilib ako sa mga kaibigan nito. Kaibigan niya si Henry si, may-ari ng SM. Kaibigan niya si Gokong Wei. Yung may-ari ng Cebu Pacific. Yung Facebook. Kaibigan niya si... Mark Sagenberg. Sino? Mark Sagenberg. Mark? Sagenberg. Sagenberg. Tsaka si Bill Gates, kaibigan niya. Balita, di ba nakipag-sosyo sa'yo ng negosyo si Bill Gates? Ano may negosyo niyo, sir? Itik. Itik, no? Business partner. Kumita na kayo, sir? Hindi, medyo nagkukuha pa lang kami. Inaayos pa lang namin yung mga building na itik. Pero andyan na. Andyan na, sir. Nakakuha na yun. Nakaprepare na. Tsaka si Mark, ano nga yun? Mark Sagenberg. Mark, ano, sir? Mark Sagenberg. Mark? Sagenberg. Ang set pa? Mark Sagenberg. Sagenberg. So ngayon sir, ang kaibigan mo naman na pupunta ngayon? Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao. The boxer. Kailangan sir, makapitas ng maayos ng kalamansi. Oh, darating. So, hindi niyo pitas. Gusto niyo may tampok. So ito po, Ate Luz. Ayan. Oops. Ay nako po. So ibig sabihin yung ganito. Ayan ni pareng Manny niyan. Gusto niyo may tampok. Oh, hindi ho, bro. Ganito. Ayan o. Oo nga, no? Oo, oh, yan, o. Oh. Pag-ano? Okay. Nabaka mo siya. Ayun. So, isa pa, ha? Ito pa. Ayun, pag-ano? Pag-ano lang, isa pa. Papunta sa'yo. Ayun. Pinakakadyot mo naman. Yan. Naka! Sumunod ka. Ano ibig sabihin ito? Naku, teka. Pagka ganyan may mamimitas, pagka may mga ganitong reject, hinihiwalay talaga. Hinihiwalay na yan. Ba't pinili yan? Ayun. Kasi, mas mabilis. Mas mabilis yung... Pagka kasi nagkadagandagan, napipisayan, magkakaroon ng sira yung kalamansi. Mahahawa yung mga katabi. Mm. Kaya yung, alam mo yung, ano, kumisan nangingitim siya, parang ito. Ayun.